best item naman na binili ko is itong mga pambahay na shorts. So, tatlo yung binili ko. Sige, isa kami, isa sa akin, isa kay Ate Bells, Majoy Joy, and isa kay Madam Rona Bell. So, yung akin, syempre, yung pinaka-kikay. Ayan, pink. Tsaka, yun ko ba, gustong-gusto ko yung may mga watermelon Cameroon. Hi everyone! Welcome back to Emoing's Bailey Vlog. This is Mrs. Bailey and ang vlog natin for today is Tay Tay Haul! Yes! So yan ang isa sa mga most awaited at most requested na mga viewers natin. And yes, lumuwas nga kami ni Mr. Bailey nung isang araw, nung Thursday, para ma-experience ang Tay Tay Tiangge. And nag-enjoy naman kami ng bonggang-bongga. Malayo talaga siya, pero ang kagandahan is hindi siya mahirap puntahan. Mostly is accessible siya from south, from north, from Manila. Ilalagay ko na lang sa description box below kung ano-ano yung mga ways para makapunta kayo ng Tay Tay if via commute. And syempre, if magsasakyan naman kayo, carry bells lang rin, though medyo malayo yung parking area doon sa Tiangge area. And parang medyo struggle yung parking kasi walang masyadong parking. And alam ko naman na ang Tay Tay Tiangge is wazeable na siya. So pwede mo siyang i-type sa Waze, Bagpi, Tay Tay Tiangge. And ayun, dadalhin ka na niya doon. So hindi masyadong hassle kasi nga pwede mo na siya mahanap via Waze. And syempre, huwag niyong kalimutang panoorin ang aming Tay Tay Adventure ni Sir. So ililink ko na lang yung video sa description box below. Sobrang nag-enjoy kami. Ano oras kami umalis dito? Mga 3 o'clock kami umalis dito. 6 kami halos dumating doon kasi from the south kami, Muntinlupa. So medyo luwas, galor talaga kami. Pero sobrang sulit yung biyahe kasi ang mumura talaga, sobrang daming tinda. Imaginin mo, yung napuntahan lang namin is isang side lang. Kaya feeling ko nabitin pa kami. Pero isang side man lang yung napuntahan namin. Ang dami-dami na naming nabili. Naubos namin yung 3,000 naming budget pero sobrang dami naming nabili talaga. Kasi ang mga paninda doon is as low as 10 pesos, as low as 20 pesos. Pero magagandang quality na mga damit. Hindi lang siya katulad ng Divisoria na parang SM, you have it all, di ba? Sa Divisoria kasi mapa-makeup, kawali, kaldero, pang-costume, pang-DIY, pang-kasal. Ano ba mga nakikita mo doon? Prutas, panglinis ng bahay, pang-hardware, name it, you'll have it. Anything under the sun, dun mo makikita sa Divisoria. Pero when it comes to Tay Tay Tiangge, naka-focus lang talaga siya sa mga garments and sa mga RTW. RTW. So yung mga RT cameras, sa mga ready-to-wear na damit. And I think yung sapatos dun or yung mga chinelas is very limited lang. Siguro, isa, dalawa, tatlo nga lang ata yung stalls na nakita ko na may sapatos. Mostly talaga is mga damit. So, kung kayo ay nag-online shop or nagbabala kayo magtayo ng business, ng pwesto, sobrang mas mura ito sa Divisoria. I remember before nakapunta ako ng Tay Tay kasi doon sa Tay Tay may mga murang mga tela. Doon yung mga bagsakan ng tela, nagbebenta doon ng mga tela na per kilo. And syempre dahil nananahinga ako, sinuyod ko talaga yan, Divisoria, Tay Tay. Pero hindi ako aware noon na meron palang mga Tiangge-Tiangge. So first time kong na-experience itong mga Tiangge na ito. And my God, lumaki talaga yung mata ko ng bonggang-bongga ng pagdating ko doon. Sabi ko kay Sir, doon palang sa mga daanan ng jeep, ang dami na. And definitely babalik ko kasi feeling ko nabitin pa ako. So ayun, wag na natin pahabain pa. Start na natin ang ating haul. Ito nga yung aming mga, yan. So isang malaking-malaking echo bag siya. Actually, dalawa yung echo bag na dala namin ni Sir. Para nga tig-isa kami. Pero isinama ko na lang siya sa isang nilagyan para mas madaling mag-haul. So ito is 3,000 pesos yung budget na naubos namin dito. Pero sobrang dami. So ayan, simulan na natin. Itong una kong ipapakita ko sa inyo is pajama ito. Ayan siya. Ito yung akin. Pero hindi ito yung pajama na normal na tela na pajama. Maganda siyang tela. In fairness naman sa kanya talaga. Maganda itong tela. Actually, yung mga ganitong tela, ginagawa ko itong pang swimsuit eh. Pero cotton siya. Hindi siya yung madula. So ayan. Ang isang pares nito, top and yung pajama is 130 pesos. Isipin mo naman, sobrang mura nito for 130 pesos.
yung pang matanda, yung pang bata is 130 pesos. Actually, hindi siya binibenta as pair. Binibenta siya na pang bata. Yung smallest size is size ni Ate Briley, which is ito. Ayan. Ito yung smallest size nila. Hindi ko alam kung ba't ito yung smallest size nila. Ayan, may bulsa pa siya dito. And then, yung largest size naman nila is kasha sa akin. Pwede na namin itong gawin yung pang-terno. And in fairness talaga, ang ganda-ganda ng print niya. Alam mo, kahit sa mall ka magpunta, di ba ako sobrang hilig ko sa mga pajama, sa mga duster. Lagi talaga akong nag-hunting ng mga ganito sa mall, sa Changi. Hindi ka makakahanap ng ganitong kagandang tela and ganito kaganda na mga print. So yeah, ito yung unang design na binili ko, yung mga papakuha na effect yan. And then yung sunod naman is Mickey Mouse. Wala lang, kasi parang sabi ko, hindi ako nakakakita ng pajama na black. So natuwa ako. So ayan yung kay Ate Briley, ito yung top niya. And then ito yung bottom ni Ate Briley. Maganda yung tela niya. Ooh. And then syempre, hindi nagpahuli ang nanay. Ito yung sa akin, ayan. Siya, maganda yung tela niya in fairness. Pwede mo nga itong ipang-alis eh. Pwede mo daw hindi gamitin pang tulog, pwedeng pang-alis. And may bulls na pa siya sa liquor. Actually, kung bakit mura kasi sa Changi is because mostly kasi ng paninda talaga doon is wholesale. And I think itong mga ginagawa nilang mga t-shirt shorts, mga retaso na lang nila yan sa mga pangmadamihan nilang pinoproduce. Kasi doon talaga yung kinukuhaan ng SM, ng Divisoria, or ng iba-iba pang mga Changi-Changi. So, ayan. Ayan yung unang naming pinili, which is terno namin ni Ate Briley. And next na item na binili ko, isatuwa ako dito. Ito is 100 pesos kay Ate Briley to. Ayan, wala lang. Dati tumatahi ako ng mga ganito, kaso ngayon bilang sobrang limited talaga nung time ko. Nung isa pa lang yung anak ko and wala pa si Briel, kayang-kaya pa talaga ng powers kong magtahi. Pero ngayon, na may work, may dalawang bagets, kailangan mag-film and so on, hindi. Fair enough, nakakatuwa to, wala lang. Pang aurahan ni Ate Briel. $100. Ayan siya. Pants and top. So, sobrang mura na nito sa 100 pesos. Kahit sa Divisoria or yung mga Changi na nakikita ko, 150 to 200 yan. And then, syempre, kay Briel naman is bumili ako ng polo. This is 100 pesos rin. Sa Divisoria naman ito is 120. Ayan. And if bumili ka ng tatlong ganito, makaka-discount ko pa ng 20 pesos. Kaso wala na akong nagustuhan ng mga design. So, hindi ako pumatol sa wholesale. So, hindi ako pumatol sa wholesale price. So, dalawa lang yung binili ko. Ito yung unang design, which is 100 pesos. And then, yung second na design na napili ko is peach. Yeah, lakas makabinata para kay Briel. So, for 100 pesos, bilang mananahe, nakikita ko na maganda naman yung mga tahi niya, pulido naman, and maganda yung tela presko. So, ayan, 100 pesos. Not bad. Para kay Briel. Kasi yung mga ganyan sa mall, Diyos ko po, 350, 400. Minsan nga, pag napapadaan kami sa mall ni Sir, pag alba, nag-grocery, tapos medyo dumaan ng mall, ng Robinson, ng SM, lumalaki talaga yung mata. Lumalaki talaga yung mata ko ng bonggang-bongga pag nakikita ko yung mga price. Kasi diba aminin natin yan, ang mga damit ng panlalaki, lalo na sa mga bata, is mas mahal talaga sila compare sa mga babae. So kapag nakakita talaga ako ng mura na pambatang lalaki, hindi ko na yung pinapalagpas. And dito yung isa sa mga pinakagusto ko talaga na nabili. Ang cute-cute nito, this is 150. Imagine mo ha, 150 isang pair. So my top na, which is summery polo. Chere! Ang ganda, di ba? Nakakatuwa. And may pa-short pa, naka-terno. So yan, med blue siya. So ganyan siya pag tinerno mo.
diba? Ang lakas ng mga poor man. Pang summer, so siguro ipapagamit ko ito kay Brian sa buhol. 150 isang pair. And syempre, hindi lang isang binili ko. Dalawa yung binili ko kasi may isa rin ako nakita ro na cute na design. Ito siya, oh. Parang prutas-prutas. Ang ganda-ganda talaga. Actually, nakakatuwa kasi merong pang lalaki. Ay, sorry, gumagalaw yung camera. Si Vanilla. Shh! Vanilla! Shh! Ayan. So, nakakatuwa kasi gusto rin ni Sir na mag... Siyempre, alam mo naman si Sir. Sorry, ayan. Medyo gumalaw-galaw kasi yung camera. Vanilla! Dad! Si Vanilla! Dad! Okay, back to regular programming. Sorry kasi tinawag ko si Sir dahil yung mga pusa hindi nila pinapatahimik yung buhay ko. Bounce nila, bounce dito. Tapos pupunta sila dito sa stand ng camera. So gumagalong-galong yung camera. So okay, ayun. Yun nga, bilang inggitero itong si Sir, gusto niya sana na mag-twinning din siya ni Brea. Sa kasamaang palad, yung largest na size ng pangmatanda nito is hindi kasya sa kanya. Pero kung medyo small yung build ng asawa ninyo at hindi kasing giant ni Mr. Bailey and mahilig kayo mag-twinning, gumora na kayo sa Changge na, sa Taytay Changge and hanapin yung, hindi ko naalala yung number nung ano, pero nandun siya sa Bagpi Changge. Hanapin niyo, sila lang yung bukod lang yung nagtitinda ng pambatang ganito. Ayan, meron silang mga design na meron din sa pang-daddy. And ang cute-cute talaga nito, nakakatuwa. So, 150 to. Meron ding terno na shorts na brown. So, ganyan siya. Siya din. Di ba? Ang ganda-ganda. Siguro yung mga ganito. Saan ko ba ito nakikita? Ano bang tatak yun? Yung... memory gap. Basta yung mga mahal, yung mga polo, di ba? 500, 600, minsan nga 800 pa. So, sobrang happy ko talaga dito. Gusto ko nga sanang bilhin lahat. Kasi syempre, gusto ko din yung gusto kong design. Ayaw ko rin naman na porket mura, bibilin ko lahat kahit hindi ko bet yung design. So, yung nagustuhan ko lang design is dalawa. So, again, hindi ako pinalad sa wholesale price. But I think if it's 3 and above, ang bibilihin ninyo, makaka-discount pa kayo ng 20 pesos yata per piece. So, ayan. Ang next ko rin naman na binili, ayan, syempre si Caleb, diba, yung pamangkin namin, anak ng kapatid ni Sir. One month old pa lang yun eh. Ito yung smallest nila. Nakakatuwa. Ang cute-cute. Ayan, binilihan ko din siya para pasalubong ko sa kanya yan. And ang katerno naman is, ito, shorts naman na black. So, ganyan siya. Ito yung pang months old nila. And meron din doon sa nagtitinda nito, nakita ko na meron din silang mga pangbinyag and kagandahan din sa mga pambinyag nila. Hindi siya yung makikita mo sa mall na mga common na pambinyag. Ano, forma bells na pambinyag. So, ayan. Kay Caleb to. And bumili pa ako ng isa para kay Caleb. Asa na yung isang po sa lubong pambinyag? Ito! Oh, ito. 70 pesos lang to. Nakakatuwa. Nakakamiss tuloy magka-baby talaga. Ayan. Boss! 70 pesos! Ang cute-cute niya and ang ganda ng color niya. Aqua blue and maganda yung tela niya. And syempre ako bilang mananahi rin, di ba? Mapanuri talaga ako sa mga tahining ganyan. And in fairness, magaganda yung tahi nila. Ayan o, may mga double knit pa. Ano ba yung tawag sa ganyan? Yung doubling tahi sa loob and naka-edging siya. So alam mo na matibay. Ayan, sa mga mananahi dyan na viewers ko, alam niyo yan pag naka-edging, di ba? Tada! 70 pesos! Yan. Pasalubong kayo para kay Caleb. Ang cute ni Caleb! Ayan, and next kong binili is para kila Ate Bridie rin. Siyempre, alam nyo na, mahilig akong bumili ng kanilang mga panty and brief. Yung akala ko na sobrang murayta na yung sa Divisoria na 10 pesos yung isang brief, dinaig siya nito kasi ito is 100 pesos, 12 pieces. So, less than 10 pesos pa siya. Diba? So, isang pack na to. Ayan. Calvin Klein Kuno. Yan ang pagka niya. Calvin Kemmer. So, ayan. 12 pieces to. 100 pesos. So, sobrang morayta na nito. Hindi ko na kinumpute, pero less than 10 pesos siya. And kay Ate Briley naman, since medyo malaki yung size, 120 pesos. 12 pieces. And ayan.
Gusto ko kasi yung mga ganitong design na pambata, yung medyo ayoko na para kay Ate Briley yung mga medyo maninipis yung side. Gusto ko is yung medyo ganito na para komportable siya. So ayan, mas mura rin to dito sa Taytay kesa sa Divisoria. 120 pesos sa medyo bigger na size, pero pag medyo maliliit na size, yung mga pang 1-year-old, 2-year-old, 100 pesos din. So ayan, and bumili rin ako syempre ng sando para sa mga bagets. Kasi natutuwa ako if nagsusuot sila ng, parang pag naka-white na sando sila, feeling ko lang ang linis-linis nilang tingnan. So ayan, bumili ako nito. Ito is 200 pesos to. 200 pesos siya. Sandals siya para kay Ate Briley. Hindi siya pang school ha. Meron na siya ng pang school. Ito is gagamitin lang niyang pang bahay para presko lang, malinis tingnan. And ito is 200 pesos, 6 pieces. Pero maganda yung kulay niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. And ang size ni Ate Briley dito is XL. And kay Brielle naman is mas mura yung kay Brielle eh, kasi maliit. So kung 200 yon, ito siguro mga 150. Medyo na memory ko. Ayan. 6 pieces din. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces din. Ito ay 100 pesos, 150 pesos for 6 pieces. So magkano isa nun? And ang ganda nung tela niya. Mas mura rin to kaysa sa Divisoria. Kasi alam ko yung mga ganito sa Divisoria is 50 pesos, I think. So ayan, para sa pang-sandin ng mga bagets. Kasi parang gusto ko yung presko lang talaga silang pinan. And next ko na binili, ito sobrang mura lang nito. Sa Divisoria, ang ganito is 70 pesos, yung size ni Ate Briley. Kasi diba, meron naman talagang mga tig 50, may tig 60, pero yung mga size ni Ate Briley, which is XL, sa Divisoria is 70 pesos na yon. When it comes to mall, yung mga mall na Tiangge Mall, isang daan na pag size ni Ate Briley. Pero ito, na-lurky talaga ako. Ang XL nila ay tumataginting na 40,000 pesos! Ayan, bumili ako ng apat. So yung unang design na binili ko is unicorn camera na color pink. Ayan. Ayan, ang ganda nito. XL, XL size. And same na design yung binili ko. Iba lang ang color. Color purple. Ayan. Ano ba yung design? Ayan. Ang ganda nito. And then floral. Color yellow. And then sunflower camera. Ayan. So, apat yung binili ko, 40 pesos. Sobrang mura nito, diba? Sabi ko nga, kung alam ko lang. Dati pa ako doon. Pero, okay lang yun. At least, na-discover ko na ang Taytay Tiangge. And salamat sa'yo, YouTube. Diba? And, sunod kong binili is for Ate Briley ulit. Ito. Ito ay 70 pesos. Kasi yung mga dress niya na pang bahay, yung iba sobrang liliit na sa kanya. So, pinamana ko na kay Charm dun sa anak ni Madam Rona Bells. Ang cute nito. Ito lalo. Ang gusto ko talaga. Gusto ko pa nga sanang bumili ng iba. Kaso, wala na akong nakitang magandang design. So, ayan. 70 pesos. Dress siya. Ang cute. Actually, pwede mo nga itong ipangalis eh. Ang ganda ng ano niya, oh. Ng kanyang fabric. And in fairness, maganda ang tahi niya. Kasi yan talaga yung una kong tinitingnan, di ba? Alam mo naman, pag mananahi ka, alam mo yung mga tahi ng tamad, di ba? And yung isa pang design na binili ko is dainty-dainty lang, ganyan. 70,000. Ayan. Pwede mo rin itong gamitin pang alis. Pwede rin siyang pang bahay. Presko and maganda yung tela. So, ayan ang mga nabili ko na mga pang bata. And itong mga next item naman na ipapakita ko sa inyo is mostly sa akin na. And yung iba is yung mga terno shirts na gagamitin namin para sa aming Bohol trip. And yung next item naman natin is ito. Sobrang mura nito. 30 pesos lang tong shorts na to. And bumili ako ng tatlo. Tigi-isa kami ako, si Ate Joy, tsaka si Madam Ronabel. So, ito yung sa akin. Siyempre, yung pinakakika yung akin. And then, ito yung napili ni Ate ba Joy Joy. Ito daw yung kanya. Medyo summery floral. And then, ito naman yung kay Madam Ronabel. So, ayan. In fairness, magaganda yung tela niya.
And nagustuhan ko naman kasi yung mga tahinga nila doon sa Taytay is may edging yung mga loob. Yung iba kasi na mga paninda sa Divisoria, yung mga sobrang morayto sa Divisoria, mga halagang 30 pesos. Kapag chinek mo yung loob noon, wala yung edging sa loob. So medyo mabilis matanggal yung tahi. So ito is 30 pesos ang isa. Ayan. And I think pwede pa nila itong babaan. Hindi na kasi 30. Kaya ito naging 30 pesos is wholesale price na to. Pero ang retail price na is 40 pesos. Parang hindi ako nakakita ng ganito kamura na ganito kagandang design sa Divisoria. So ayan. And then yung next ko na binili is ito. Nakaka-alert itong short na to. Itong short na to is hindi ako makapaniwala. 60 pesos. 60 pesos lang siya. Puting short siya kasi mahilig ako magputing short. Eh minsan, 'di ba, alam mo naman ang puti. Madaling mamansyahan, madaling madumihan. Pagtanong ko ate magkano? 60 daw. Sinukat ko talaga siya kasi 'di ba naka-leggings naman ako nagpunta sa Divisoria. And isa rin 'yun sa mga tip na maibibigay ko sa inyo. If gusto niyo talagang nakasusukat niyo yung item, ako gusto ko kasi talaga nasusukat ko kasi ayoko yung hindi pala kasya sa akin, manghihinayang ako pag-uwi ko. So, ang sinusuot ko talaga is leggings para mas madaling magpatong lang, diba, ng skirt, ng pants, ng shorts. So, ito is sinukat ko talaga ng bonggang-bongga doon. And 60,000 pesos lang to. Ang ganda niya! Diyos case! So, dalawa talaga yung binili ko kasi nga, minsan, di ba, namamansyahan. At kung ano-ano pa. Para sure lang na meron tayong stock. Bilang mura lang naman siya. Nakakita rin kasi ako ng mga ganitong shorts sa Divisoria. Wala akong nakitang 60 doon. And kung meron man na medyo mura, hindi ganito yung quality. Maganda yung quality niya. Para nga siyang mga binili mo sa... Ano naman nga ba yung mga store na nakakalimutan pa meron. Pero maganda siya. Hindi mo talaga siya aakalain ng mga... Tie-tie belt camera. And then, ito yung next kong binili. Ang cute-cute nito, nakakatuwa. Ito is 80 pesos to. 80 pesos to kasi malalaking t-shirt siya. Usually kasi nang ginagawa ko sa mga damit namin ni Ate Briley, usually naman talaga, kahit nagtitwinning kami, hindi naman ibig sabihin na nabili ko talaga yung damit na pang-twinning. Minsan, ang binibili ko talaga, dalawang pang-adult. And then, yung pambata is tinatahi ko na lang sa size niya. Even sa swimsuit, ganun yung ginagawa ko. Yung mga nakikita nyo man na mga twinning namin na swimsuit, it's either tinahi ko yon or kung hindi ko man yung tinahi, ibig sabihin nun, bumili ako ng pang-adult nun na dalawa. And then, yung pambata is tinatahi ko na lang siya or nililiitan ko na lang siya para magkasya kay Ate Blaine. So, ito, isang tuwa ako dito. 80 pesos to pang-adult. Ayan. Ang cute niya, diba? Elmo, Sesame Street pa. Ayan, ang cute niya. And dalawa yung binili ko. And then yung isa is... Tatahiin ko na lang siya para maging pang size ni Auntie Brian. Niloloko ko nga si Sir. Eh, sabi ko, bilan ko rin kayo ni Brielle dalawa. And then yung isa, ayaw naman niya kasi medyo pang babae kasi yung cut. Ayan. So, umaakla siya. So, kaming dalawa na lang ni Briley. Ayan. Pero, nung medyo patapos na kami, nabili ko lang kasi to. Pero, nung paano na kami, wala na kasi kami budget. Nung pauwi na kami, sumisilip-silip na lang kami din sa mga ibang store. Meron doon sa Taytay na ang tinitingnan talaga nila is pang tear na talaga ng pang mom and daughter. Kaso, wala na nga kaming budget. Pinapadaan kami doon. 130 pesos lang din yung kanila. Adult t-shirt and pang bata na t-shirt. Sobrang mura, di ba? Pero iba-iba yung mga design nila. Ayoko nang stressin yung sarili ko. And masaya ako sa mga print nito. Kaya carry bomb-bomb lang. And dito is, ayan, Bart Simpson. Ang cute-cute niya talaga. Ang lakas lang maka-good vibes. Ang lakas maka-PBB teens, di ba? Ayan. Dalawa yung binili ko. Ito is yung para kay Ate Briley. And then, tatayin ko na lang ito na pang size niya. So ayan, yan lang yung tip ko sa inyo if gusto niyo mag-twinning and if marunong naman kayong magtahe, go, go, go. Or if hindi kayo marunong magtahe, I think pwede niyo naman yan dalahin sa mga mananahe para paliitan. At least ma-achieve niyo talaga yung twinning goal na gusto niyo. Kasi minsan mahirap rin talaga maghanap ng mga twinning na damit. And minsan ako, halimbawa, may gustong-gusto akong damit na sa akin
and gusto ko mag-training kami, bibili rin ako ng dalawang klase na gano'n. Tapos yung isa is papaligitan ko na lang or tatalihin. So, ayan ang ating next na item. And then, yung next ko na nabili is ito. 100 pesos lang to. Ayan. So, checkered lang siya na dress. Wala lang. Bakit ko nga ba siya binili? Wala lang, nakitan lang kasi ako. Dress, mga pang simba-simba. Or kapag mga naglininang ka, pwede rin sigulo. Sigulo? Pwede rin sigurong gamitin pag graduation ni Bagets, ganyan. Kasi pwede siyang formalidad. Maganda yung tela niya. Parang pang formal-formalan yung tela niya. Ayan siya. Dress siya. ₱100,000. So, ang ganda niya. And sinukat ko talaga to ng bonggang-bongga. Para nga hindi ako manghinayang. So, yan. Gusto ko yung tela niya. Malambot siya. And syempre, tinignan ko talaga mga kaloob-looban yan. In fairness, magaganda yung tahi nila. Tsaka malinis. Kasi may iba sa Divisoria, di ba? Yung parang may mga sobra-sobra pang sinulid. Sa mga adik mag-Divisoria dito, alam nyo yan. Sa mga Divisoria, di ba? Parang ang tatamad. Hindi man lang tinatanggal yung mga sobrang sinulid. Nakakalulit. So, ayan. ₱100,000. And then, ito. Ito is ₱100 din. Jumper siya. Mahilig kasi ako mag-jumper. Ayan. Meron kasing parang ganitong damit si Ate Bridie. Pero hindi naman ganitong-ganito. And nakita din ako dun sa kanyang print sa front. Ayan siya. Oh. Anong nakalagay? Everyday good luck. So, ayan. Siguro pwede ko siyang lagyan ng white na t-shirt lang. Ayan. Ayan. ₱100 lang to. Jumper. And then, ang tela niya is yung parang mga tela sa skirt. Medyo makapal siya. Maganda siya kasi hindi siya manifest. Though, baka mainit nga lang. So, dapat ang ipapanloob mo dito is preskong white na t-shirt. Ayan. And then, ito talaga. Sobrang murata rin ito. Na-learn ko rin ako dito. Ito ang isa sa mga pinakamasayang item na nabili ko. Short siya, ₱150 to kapag retail. Pero kapag bumili ka ng tatlo pataas, ₱120,000. So, ayan. Siyempre, diba, sabi ko, ay, shorts naman. And pwedeng magamit kahit saan, diba? Kumbaga matagal na gamitan pag short na maong. Eh. Maong yung tela niya, kaya sobrang mura na niya para sa ₱120. So, yung una kong biniling short is, tadaan, black lang siya. Black na maong. So, maraming silang kulay doon. May beige, may white, may normal na maong, may navy blue, and then meron ding mga iba't ibang print. So, ito siya. Ayan. Maganda siya kasi stretchable siya. And syempre, sinukat ko rin talaga ito ng bonggang-bongga nung nandun kami para walang pagsisisi sa huli, di ba? So, ayan. Ito ang una kong binili. And then, yung next naman is para laging kahit saan, pwede siya. Bumili rin ako ng maong. Ayan. Para kahit saan siya eterno, pwede. And then, bumili ako ng dalawang floral-floral na print. Wala lang. Pa-sweet lang. Ayan. So, maganda yung design niya talaga. And gusto ko yung tela niya. Maong siya. And maganda yung tahi niya. Very stylish, oh. Kasi parang gusgus-gusgus yung, ano niya, yung dulo niya. So, ayan. And bumili rin ako ng isa pang floral na black naman. Di ba ang gaganda? Oh. Ang so cute. Kaya yan. Baka gagamitin ko ito sa bolso. Hindi ko na pinalabas ang pagkakataon. Kasi sobrang mura nito sa ₱120. And then, ang last na, ay hindi pa tuloy. Ito yung last na pang akin. Yung swimsuit is ₱150 to. So, yung una kong binili is ito. Ang lakas ako bakit. Kala naman sexy ka. Diba? So, ayan, queen. And then, para kay Ate Bridie is princess. Ah, diba? Ang ganda niyan.
So ayun, ang gusto ko dito, ayan. So ang gusto ko sa kanya is number one, meron siyang mga pads. Meron na siyang built-in na pads. Nakabili ako ng swimsuit sa Divisoria, 200 or 250. Wala pa yung pads. Ito is 150, meron na siyang pads. And hindi manipis yung tela niya, kung makikita mo. And gusto ko yung pagka-sticker niya nung print niya sa harap. Hindi siya mukhang chiffongers. Maganda siya talaga. Ito is 150 and then 80 pesos sa pangbata. Ayan, kay Ate Bridie naman is Princess. Ayan, so, pa-backless din sa likod, and then ganyan. Siyempre, gagamitin namin ito sa buhol. Ang kala mo, sexy ka! Ha? Kung makabili ka ng one piece, siyempre, maganda pag one piece, may tatago mga dapat itago dyan, diba? Marami rin naman ako mga one piece na tinahi ko sa amin ni Ate Briley. Kaso nga lang, hindi ako marunong maglagay ng padding. So, ayun, ang ginagawa ko is kapag ganun, ako yung sa akin, nagbabra talaga ako. So, medyo mabigat siyang ipang swimming. Kaya nung nakakita ako ng ganito na 150 pesos, may padding na sobrang-sobrang mura na nun, diba? So, yan, 150. And bumili pa ako ng isa. Siyempre, dahil mura lang siya, bumili pa ako ng isa. Ang tagal-tagal ko ng pangarap na magkaroon ng, ano ba yung ganitong color? Parang teal? Ano ba yung kulay ng ito? Basta yung yellow na parang color tae. Island vibes. Gusto ko rin to kasi may, yung print nga niya maganda. Hindi mukhang chipanga yung pagkadikit nung ano niya, nung text niya sa harap. And of course, meron siyang pa ano dyan, pa foam effect. Ayan. Gusto niyo ba ng try on haul nito po? Tsaba, baka masuka kayo. Ayan. Island vibes. O, diba? Ang ganda. 150 yan. And syempre, bumili din ako ng isa pa. And then ito, itatahiin ko naman to para maging size lang ni Ate Briley. Para syempre, twinning kami. So, diba? Napakamura nito for 150. So, yan lang yung mga nabili ko para sa akin. Ang next naman ipapakita ko sa inyo is yung nabili kong family t-shirt na terno namin. Sobrang mura rin ito kasi ang dami naming terno na family shirt, diba? Bumibili ako sa Divisoria noon. Ang isa noon, hindi ko siya binibili as set. Binibili ko siya per piece. Parang sa isa, sa pambata is 150, sa pangmatanda is 200, parang ganon. Pero, dun sa Divisoria to, sa baba to, sa may 168, dun na, kung may tatanong nyo kung saan namin binibili, diba, makikita nyo, mahilig kaming mag-terno na family shirt, especially if nagka-travel, or nagpipicnic, family day, ganyan. Gusto ko talaga if naka-ano kami, naka-terno. Kasi especially if nasa mga theme park, mas madali kasing hanapin yung pagpare-pares kayo ng damit, diba? So, ayun, medyo maharla sa Divisoria, pero mas makapal yung tela. Though dito naman sa Taytay, itong nabili namin is 230 set of 4. So, sobrang mura noon. Magkano lang isa noon? 6, 12, 18, 19, 24. So, halos 60 pesos lang yung isa. Yan. Ayan, anak. Tcharan. Medyo manipis lang ang tela nito compared dun sa nabibili ko sa Divisoria. Pero, 60 pesos, choosy ka pa ba, diba? So, ayan, anak. Ito yung para kay Ate Riley. And then, ito yung para kay Brielle, anak. And then, ito yung para kay Sir, Tatay, and ito yung para sa akin, Nanay. Actually, maraming dun sa, sila rin nakita ko nagtitinda dun ng mga family shirt na terno. So, marami silang design dun. Merong prince, princess, queen, and king. Kaso, ang problema sa kanila, ang mas malaking t-shirt na sa pangbata is yung prince. And then, mas maliit yung sa princess. Eh, diba sa amin baliktad, mas malaki si Ate Bray. So, kaya hindi kami nakakuha ng ganon. So, yun. Ito lang naman, 230. Yan ang last item na nabili namin. 230 para sa 4 pieces. So, sobrang morita niya. 60,000 lang halos. Kumapatak ang isa. Imagine mo, t-shirt plus may print pa. Minsan niya sabi ko, kaya sir, hindi ko alam kung papa. Actually, sa Divisoria nga,
bilib na ako kasi hindi ko alam kung paano pa sila kumikita doon. Pero dito sa Taytay, mas lalo akong nag-isip na paano pa sila kumikita din. Pero yun nga yung rasyonali sa ganun. Kasi nakakita ako ng production talaga dun sa Taytay, sa mga tahian. Ang usual yung mga ganito, itong damit na to ni Ate Briley, yung ganyan. Itong mga tela na ginagamit dito is good as basura na nila yan. Mga retaso na lang nila yan sa mga pangmalakihan nilang mga orders. So, diba, at least, bibenta nila ng 100, meron pa rin silang tubo dun. And, mas kumikita sila dun sa Taytay Changge, mas kumikita sila sa mga wholesale orders nila talaga kasi nga sila yung nagbabagsak sa mga online shop, sila rin yung nagbabagsak sa mga Divisoria, sa SM or sa kung ano-ano pang mga concessionaires nila. So yung mga retail, ano na lang nila yan, putsi-putsi lang. So far, yan lang naman yung mga nabili ko sa Divisoria tuloy. Yan lang naman yung mga nabili ko sa aming trip to Taytay. And isang part lang yung napuntahan namin ha, bagpi lang yung napuntahan namin, pero meron pa dong igpay, meron pa dong mysol, ang dami-dami pa. Feeling ko, kung magta-challenge ako doon ng no-budget challenge, just ko learned, baka 5 eco bag ang kaya kong bilihin kasi sobrang dami mo talagang mabibili doon. And para sa akin naman, kesa hoda na pupunta ka sa mall, di ba, ang presyohan sa mall magkano isang t-shirt, 800, isang damit ng bata, 500. Sobrang mas tipid pa rin kung sa Taytay ka pupunta. Yun nga lang dapat, syempre, pag pumunta ka ng isang beses, maraming ka nang bibilihin para sulit rin naman yung luwas mo at yung biyahe mo kasi diba, hindi rin naman siya malapit. And the advisable is i-check nyo muna talaga yung schedule nila. For example, ano ba yung schedule ng isang particular na Changge? Kasi diba maraming Changge doon, may Bagpi, merong Mysol, merong Igpay. Iba-iba yung schedule nun. So, better if i-check nyo talaga ang bawat isang Changge kung anong schedule nun. Kasi may ibang Changge na sa gabi lang nagbubukas, may ibang Changge na sa umaga lang nagbubukas. And make sure alam nyo yung pinaka-updated na schedule. Kasi baka mamaya, nanood kayo ng vlog. Ang pinanood nyo palang vlog is 2017. Nakita nyo yung schedule 2017. No, meron talaga silang laging updated na schedule na nakalagay dun sa labas. So, make sure na ang alam nyo is yung updated schedule. And uulitin ko lang din yung mga tips and hacks na binigay ko. If pupunta kayo ng Changge, make sure na number one, wala kayong masyadong dalang gamit. Diba? Wallet lang, small purse, and then pera nyo lang, huwag kayo magdala ng credit card. And then magsuot kayo ng komportabling damit kasi ma-Janet Jackson talaga doon ang bonggang-bongga. Magdala kayo ng pamunas ng tubig para hindi na kayo gumastos ng tubig. And pamunas kasi nga medyo mainit para hindi naman kayo hulas na hulas. And then, yun, check nyo yung schedule. Sobrang importante. Check nyo yung schedule kung anong araw yung best na pumunta. For now, ang nakalagay doon, ang bagsakan day talaga nila is Monday and Thursday. And then, pag Monday and Thursday, simula Monday ng gabi, bukas sila. Thursday ng gabi, bukas sila hanggang sa kinabukasan. Ewan ko lang if magbabago pa yan towards the end of the year or sa Pasko. Pero mas mahalaga talaga if alam nyo kung ano yung updated na schedule. And number 4, importante na meron kayong listahan para hindi kayo ma-out of budget. And make sure na wala kayong makalimutan. Ako so far, lahat naman ng nasa listahan ko, nabili ko. And hindi naman kami nag-over sa budget kasi 3,000 talaga yung nila. Namin, 3,000 naman. Actually, nakulangan pa nga kami kasi parang marami pang mga kit-kit na bagay doon na gusto namin bilihin pero wala na kaming pera. And number 5, make sure na magbabarya na kayo para hindi kayo ma-hassle kasi nga, syempre, baka yung bibilihan nyo is wala pang benta that time. So, mas maganda if meron na kayong ready na barya para hindi na kayo ma-hassle. Syempre, maghahantay pa kayo if ipapabarya pa yung pera nyo. So, dito ko natatapusin ang aking Taytay haul vlog for today. I hope na nag-enjoy kayong samahan ako at silipin kung ano-ano nga ba yung mga napamili ko sa aming 3,000 budget para sa aming trip to Taytay. And I hope na nakakuha rin kayo ng mga tips and hacks, especially if nagbabala kayo na pumunta sa Taytay. And ewan ko lang kung hindi naman kayo masyadong choosy o hindi naman masyadong kagandahan ang inyong mga kutis, huwag mong umarte pa. Ang laki talaga ng matitipid nyo if sa Taytay kayo pumunta. Siguro yung 5,000 pesos na budget nyo if ever na mamimili kayo sa Pasko ng mga damit, pag doon nyo dinala, hindi na kayo magkakandamayaw sa pagbibitbit ng 5,000 budget nyo. So, ayun lang muna. Thank you so much again. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below and click mo na rin yung kampana para naman notified ka pag meron kaming bagong upload. And again,
Elmwings Bailey Vlog is at Buhay Nanay, that's an STV channel, every Tuesday at 8 a.m. and 4 p.m. And please don't forget to check our social media accounts. Sa Instagram po, ang aming account is at Elmwings Bailey. And sa Facebook, it's Mrs. Bailey. Pero mas active ako sa aming Totoong Buhay na Facebook account. Elmwings Bailey lang. Add nyo lang ako dyan or follow. Message nyo lang ako kung meron kayong katanungan. Thank you so much sa mga nagbi-message. And, syempre, bago ko makalimutan, ayan na naman, lagi-lagi ko na lang nakakalimutan. Bago ko tuluyan tapusin ang ating vlog for today, magbasa muna tayo para sa ating comment of the day section sa ating YouTube channel. So, sagit lang at kukuhain ko lang ang aking cellphone. Yeah! Ayan. So, ayan. Magbabasa muna tayo. Hindi kasi naka-on yung internet ko. So, i-on muna natin ang bonggang-bongga ang ating internet. And pumunta tayo sa... Ayan. So, last na vlog, ang binasa natin is yung comment galing sa A Day in the Life of a Work at Home Mom. Ayan. Saan ang YouTube video? Oops. Oops. YouTube, where are you? YouTube. Yeah. Okay, so yun. Yung last natin na... sa last natin na vlog, ang binasa natin is yung... So ngayon, ang babasahin naman natin is yung comment dun sa vlog na date sa Ace Hardware plus Japan Store plus food trip sa Topsy ni Mr. and Mrs. Bailey. So, ayan. Basahin na natin ang mga kakomentan. Pumili lang tayo ng mga ilang comments dito para basahin natin. So, ayan. Ang first comment na napili natin is from Sophia, My Life in Riyadh. So, I assume na nasa Riyadh si Madam Shi. Thank you sa comment mo, si Sophia. Ang sabi niya, ang sweet niyong magkulitan, hate. Sama ako sa bingguhan, haha. So, ayan. Maraming salamat. Yes, ganyan talaga kami mag-aasala ni Mr. Bailey sa totoong buhay. Sabi ko nga, hindi kompleto ang isang araw ko kung hindi ako mabibisit ni Sir. Ewan ko, di ba sabi nga nila, yung taong pinakamahal mo is yan din yung tao na pinaka nang bibisit sa'yo ng bongga-bongga. So, thank you sa iyong comment. Okay, so yung next na comment naman natin is galing kay Sis Nins De La Cruz. Sabi ni Sis Nins, Lodi kita sis, yung tipong kahit naka-jammies, nakakarating sa mall. Hehehe. Ganyan din kasi ako, nakakarating ako ng mall ng school and bank, kahit naka-jammies lang minsan. Napakatotoo mo talaga sis, walang kemurut. Hahaha. At si sir, mapang-asar din ang peg. Nakakaloka, walang iiyak. Hehe. Basta team Bailey, napakasaya and napakakulit. Maraming salamat sis Nin sa iyong comment. And yes, favorite ko talagang outfit yung pajama. Feeling ko nga yan na yung next na sisikat na OOTD. Feeling ko lang sobrang komportable and wala naman akong pakialam kung yun yung suot ko. Minsan talaga nagtitingin na, sanay na ako siguro dahil lagi ko na yung ginagawa. Hindi na ako masyadong naaapektuhan kapag tinitingnan ako ng mga tao na parang nabibirdan sila sa akin na ano bang trip nitong babae tapos nakapajama to dito sa mall. Carry lang, as long as ako naman ang pananaw ko sa boy, as long as wala akong naaapakan, hindi naman ako nakahubad, nakapantit bra lang, di ba? Wala naman mali sa suot ko. So sa akin, carry belts lang, kung saan kasi talaga ako komportable. I choose comfort over style. Yan yung take ko. Actually, si Sir ganyan din. Si Sir hindi yan maporma. Minsan nga sinasabihan ko, lagi lang siya nakachinelas talaga, ganyan. Kasi dun siya komportable. So yun, kung saan ka komportable, go, 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 sa go! Thank you sa comment mo, Sis Nin. So ayan, ang next natin na comment is galing kay Mrs. Diary. And alam niyo naman na isa si Mrs. Diary sa mga pinapanood ko talaga. So sabi niya, hindi din nakaligtas sa akin ang makukulay na ball pen. And very true, masarap mag-mall ng maaga. Pwedeng-pwedeng mag-tumbling sa parking. Love the outfit. Ang gaganda ng mga gamit sa CR, ang mahal lang. Bet ko ang hair color mo, sis. Salamat, Sis Jen of Mrs. Diary. And, ayun nga, masarap talagang mag-mall. Ewan ko ba kung nararanasan niyan. Siguro talaga pag jumujonda, kaya na yung mga peg mo, no, nag-mall ka na maaga para walang tao. Yun, ang sarap lang kasi sobrang luwag. Hindi ka tulad pag papunta na sa lunchtime, di ba? Nagdadagsaan na yung mga tao. So, yun. Kaya bet na bet ko talagang mag-mall ng maaga. Ayun, thank you ulit, Mrs. Diary, sa iyong comments.
And next is April Romano. Sabi niya, "Hi, Sis April. Thank you sa comment mo." Sabi niya, "Hello po. I like your vlogs po. Sana soon kami din ng hobby ko makapag-vlog kasi medyo parang against po siya sa vlogging. Anyway, napansin ko po na parehas po kayong hindi nakasitbelt. Ingat po kayo palagi eh. Thank you sa reminder, Sis April." And yes, sa kasamaang palad, parehas talaga kami ni Sir na hindi sanay mag-seatbelt. Pero sabi ko nga, dapat, sabi kasi ng tatay ko, sabi ni Father Earth, na dapat daw talaga pagsakay mo ng sasakyan, automatic ka daw talaga na nagsastrap ng seatbelt. And agree naman ako doon, yun nga lang, hindi talaga namin na-practice, pero masama yun, huwag yung tularan. Siyempre, ang seatbelt, maililigtas talaga tayo niyan, di ba? Hindi mo masabi ang aksidente. Sa ibang bansa nga, alam ko, even yung mga passengers sa likod, required talaga sila magsuot ng seatbelt. So, thank you sa reminder, Sis April. Maraming salamat. Okay, ang last natin na comment is si Sis Mama Bea Diary. Sabi niya, "Daming magaganda sa Japan shop at may nakita akong matagal ko nang hinahanap na mas mura. Mahal kasi sa department store. Thanks sa vlog. Thanks, Sis Mama Bea." And yes, sa Japan store talaga is mostly ng items is mas murahita kesa sa department store. Pero mag-ingat rin tayo kasi may mga iba ring mga item na mahal sa Japan store. Like for example, yung mga balde nila at saka tabo. Ang tabo nila doon is, ang pinakamura naman nila doon is 66 or 88, diba? So yung tabo nila is 66. Pero pag sa palengke or sa department store, makakahanap ka ng tabo na as mura as 25 pesos, 35 pesos. Yung mga ganun lang. So, dapat lang talaga aware ka sa mga presyohan ng palengke, ng department store, at ng mga Japan store. Para lang sure na dun ka makakabili sa pinakamura talaga. So, yun. Yan lang muna ang comment na babasahin natin sa ngayon. Again, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, sa aking Taytay Haul. And I hope talaga na nag-enjoy kayo. Magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Salamat! And God bless you all! Paalers! Bye-byeers!